Magandang araw mga boss. It's a Thursday morning. Time check muna tayo, 7:53. And of course, intro muna tayo. Intro, pasok! So you know, welcome back to my channel. This is Zun of Scrappy Corpo TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please consider to subscribe and press that bell button para updated kayo sa mga uploaded videos ko. So good thing, hindi na siya umuulan ngayon. Medyo makulimlim nga lang, pero sana hindi na umulan. So I'm off to work again. It's my fourth days reporting at head office located at the Fort BGC. Oh, teka. Nagbe-blink-blink na yung ating gasoline. No! Sakto. Mayroong shell dito. So, sa mga version 1 dyan, ang ginagamit ko pong gasolina ay unleaded. So, dito mo tayo. Malagay mo tayong gasolina. Morning, sir. Unleaded. Unleaded 100. Yeah. Magkano na ba ang ating gasolina ngayon? Magkano na per litro ngayon, sir? 47 po. 47.7. Okay. Bakit ba unleaded shell? Fuel saves kasi, saka saluin natin, baka may tumulo. Yo! Hindi na, okay na yan. Yep, thank you. So, ever since kasi binili ko itong motor na to, unleaded na yung ginagamit ko. And so with yung kotse ko, kasi random ko yung power ng makina, saka yung fuel consumption niya medyo tumipid ng konti. Yung combination ng fuel consumption niya na matipid and yung power na binibigay niya sa engine is amazing. Amazing talaga. Yeah. Oo. Pagka mataas kasi yung octane, kunwari yung premium is 95 octane, mas ano kasi, mas madaling uminit ang makina kesa sa 91. Yun ang napansin ko, ha, for my own opinion. Though malakas, mas mabibigyan niya ng power lalo yung makina mo sa 95 octane, pero ano kasi, madaling uminit ang makina. Yun ang napansin ko lang.
Pero advisable kasi yung 95 sa mga lower model, like 2000 below yan, para mas ma-maintain natin ang maayos ang mga makina ng ating sasakyan, lalo na yung mga kotse. Yan, yan. Oh, so far wala pang traffic. Medyo maaga ko ngayon, boss, kasi subukan ko naman mag-park doon sa mismong building na pinagtatrabuhan ko, kasi 4 days na akong hindi nakaka-timing ng slot. Hassle kasi, boss, lalo na pagka umuulan. Tapos nakapag-park ka pa sa malayo sa building sa pinagtatrabuhan mo, lalakarin mo pa, mag-aayos ka pa. So quite hassle for me. So subukan natin ngayon, boss, na makapag-park, makakuha ng libreng parking. Yun nga pala ang advantage pag maaga ka sa aming company. Pumasok ka at mayroon kang dalang sasakyan, like motor, ganyan, or even a car. Pag maaga ka, mayroon tayong first come first serve doon na free parking. O, diba? Isn't it great? Yeah, yeah. So kahapon, grabe, nabot na tayo ng gabi masyado. Lakas pa ng ulan. So yung raincoat ko hindi masyado, hindi kinaya nung lakas ng ulan. So nabasa rin ako. Pati nga yung wala akong suot na gloves. So as you can see, I'm not wearing my gloves kasi basa. Kalimutan ko ilagay sa likod ng ref. Ay. So sana magtuloy-tuloy na yung araw. Ay, sige, nami-miss ko na rin ang pagbabike. Ay, miss ko na ang Timberland. So kung bumalik doon, kailangan kong magkaroon ng update doon sa ginagawang bagong trail doon. So hopefully by this weekend. So yun lang. As you can see, traffic na. Ito ang pag maaga ka talaga, lalo ng schedule mo, kasabay ka sa rush hour pagpasok ng mga empleyado. So so anyway, shout out nga pala kay Sir Jim of the Outdoor Green PH. Sa kanya ko binili itong Ulanse version 2. And Boya LM20, Mike Lapel. And of course, my 3.mm mic adapter ng GoPro ko. Alam nyo kasi, mga boss, sa mga GoPro user dyan o magbabalak palang bumili ng GoPro, yung GoPro 5 and up kasi hindi mo siya magagamitan ng generic mic lapel. Kahit yung mga mic lapel for Android or cellphone, hindi mo siya magagamitan kasi I don't know, tinry ko lang kasi. Bumili na ako actually twice. Bumili ako ng Android Type C lapel. Eventually, apparently hindi siya gumana. So magaling si GoPro. Magaling si GoPro ng marketing strategy na. So si GoPro Hero 5 and up, hindi mo siya magagamitan ng mga ordinary mic lapel. O, di ba? Amazing, di ba? So kailangan mong bumili ng GoPro mic adapter na gawa rin sa kanila. And kung ikaw ay nagsisimula pa lang, eh medyo may kamahalan ito. Pero it works perfect kasi nung binili ko to, tinesting ko agad, and the sound is very clearly crystal clear. Yun.
Kasi sound quality niya eh, napaka suwabe, diba? So salamat sa iyo, Sir Jim. I hope to see you again. Sana meron akong mga accessories na naman akong kailangan eh, sana meron ka. So sa mga mga kulang ko lang pa na accessories dyan, especially sa mga first timer mag-vlog, I suggest you check their Facebook page. Sige, lalagay ko dyan sa description natin sa baba para makita nyo. And of course, all their accessories are authentic and original. And ang pinaka bonus pa doon eh, sila ang pinaka lowest rate in the market. Pero mas maganda kung personally kayo ang magpipick up ng item. Malapit lang naman, dyan lang, Visayas Avenue, Project 6, kabilaan na yun. Kasi napaka friendly, accommodating si Sir Jem. Pwede kong magtanong sa mga kakailangan mong gadgets. Siyempre may mga inputs din yan. Accommodating. So shoutout sa'yo, Sir Jem. Congratulations sa page mo.